Good morning, good morning, good morning. Kumusta po ang araw natin? Yan, I hope still surviving kahit napakahirap. Diba? Mahirap bumangon. Napakahirap bumangon sa umaga. Lalong-lalo na alam mo na ang dami mong mga obligasyon na minsan kulang. Diba? Kulang yung oras natin, kulang yung financial natin. Yan. Pero alam niya, sometimes, kailangan natin pagdaanan yung mga challenge ng buhay natin. Kailangan nating tumayo kahit nahihirapan tayo. Kahit nahihirapan tayong bumangon, kahit bugbog na bugbog. Bakit? Kasi nakapaligid tayo sa maraming, maraming nakatingin sa atin eh. So habang pinipilit nating bumangon sa kabila ng ating mga challenge sa buhay, may mga tao din tayong nabibigyan ng inspirasyon na nalalaman nila na in spite of sa mga challenges ng buhay natin, eh kaya natin tumayo. Kaya natin bumangon, di ba? Kaya natin umiti, magbigay ng ngiti sa ating kapwa. And I challenge you, brother and sister, na kung ano man yung mga challenges sa buhay mo ngayon, na pinagdadaanan mo, magpakatatag ka, magpakalakas ka. Kasi sabi nga ni Jesus Christ, nagawa nga niya eh, lahat pinagdaanan niya nung nagkatawang tao siya. Diba? Inalupusta siya, pinaratangan siya ng mga bagay na hindi naman niya ginawa. Gumawa na siya ng mabuti sa kapwa niya, pero they don't appreciate. Kaya, kung ano man yung mga pinagdadaanan natin, cheer up yourself. Yeah. Kung hindi kayang ipahalagahan ng kapwa mo ang yung mga ginagawa mo sa kanila, pahalagaan mo ang sarili mo. Yan. At least merong isa na merong malaking tiwala sa iyo. Di ba? Si Lord, malaki ang tiwala niya sa iyo. Hindi niya ibibigay yan nang hindi mo kaya. Yan. Yun nga lang, dapat we learn to trust, believe, and put action yung faith natin, yung pananampalataya natin. Sometimes, kaya minsan, maraming mga tao, yung mga challenger, yung mga nagdaraan ng mga pagsubok, bumabagsak sila. Ang sabi kasi natin, hindi kasi nakayanan. Which is may kulang. Diba? Ano ba yung kulang kapag dumaraan tayo ng mga challenge? Unang-una, yung faith natin kay Lord, huwag natin kakalimutan. Kasi yan ang number one importante. Yung meron tayong faith, connection, diba, nakadirect tayo kay Lord, meron tayong personal relationship. Pangalawa, trust the process. Magtiwala ka sa proseso, kasi every challenge ng buhay natin, it is a process. Yan ay isang proseso na kung saan magle-level up yung buhay natin. Kasi hanggang buhay tayo, hindi yan tumitigil ang challenge o yung problema. Ano ba yung challenge? Yun yung mga suliranin o problema. Yan. Kaya nga challenge na sinasabi ko, kasi kapag problema ang sinabi ko, may stress tayo, kakaisip dyan. Pero kapag challenge ang tingin natin sa suliranin natin o problema natin, ay nako, macha-challenge ka. Kasi kapag challenge, merong kang goal. Na kapag na overcome mo yung challenge, merong kang prize, premyo, tama? Sa challenge naman o sa mga problema, once na na-overcome natin kung ano man yung challenge na nararanasan mo ngayon, is 100% ikaw ang magbe-benefits niyan. Lalong-lalo na kung maganda yung naging resulta ng challenge na ginawa mo. Ginawa mo unang-una faith kay Lord, yan, trust the process, yan, proseso yan, tungo dun sa pataas na level natin, diba? Pangatlo, put in action, yan, hindi sapat yung may pananampalataya tayo, nagdarasal tayo, nagsisimba tayo, okay? Importante pa rin is, kumilos tayo, gawin natin kung ano yung pananampalataya natin. Yan, at the same time, habang ginagawa natin, always positive.
always think positive. Bakit? Our mind is like a magnet. Kung ano ang yung iniisip, yun ang mangyayari. Kung ano yung bukang bibig mo. Kasi our world is powerful. Saan ba nang galing ang mundo? Saan galing ang araw? Saan galing ang gabi? Diba, binigkas yan. Binigkas yan ng ating Panginoon. Magkaroon ng liwanag, nagkaroon yan. So, ganun din tayo. Okay? O, yan muna po. At see you next video and please subscribe my YouTube channel and TikTok.